sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambol sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambol sa DWIZ. Programang pwede kang mag-uchat. Pinapwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa himpilan, Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angel. Today is the... Wait, anong araw na nga ba ngayon? The 5th? Yes. Oh, it's December, the 5th of December. Oh my God. 20 days. Di pa ako nag-shopping. Dapat today pala ako mag-shopping. Wag naman. Ito naman ganyan. Bakit wag? Walang iwanan eh. Diba? O nga pala, no? Walang iwanan. Napapanood tayo sa test broadcast. Digital free TV sa na IZTV sa Sky Cable Channel 72, sa TV Plus Channel 27, sa GMA Afford the Box Channel 32. Available din po kami sa digital TV devices at TV receivers. Scan nyo lang po yung digital TV at channel box para mapanood kami. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan mag-like, share, follow, and subscribe. At bumati din kayo ng magandang umaga sa amin good dito morning. Sa... Good magandang umaga po! Good morning! Magandang umaga! Mamamas ko po! Mamamas ko na nga. O nga, no? Pwedeng-pwede na talaga. Alam mo, ang tuman kayo ng Pasko. Oh, parang hindi ko masyado ramdam. Ramdam, ano? Parang kahit yung mga inaanak ko, hindi nila nararamdam. Ganun ba? Parang malalaki na yata sila. parang... parang ano lang yan. Namamasko ko sa anak ko. Oo nga, ako din eh. Batiin ko muna ng happy birthday, okay. Pwede ba? Sa simula. Sige, sige. Yung aming si Dr. Perry Noble. Hmm... kuha niyan eh, tawag nito, ano siya, ano yung tawag doon yun sa neurologist? Ah, neurologist. Yeah. Neurologist, ano yan ha? Sa Makati Med, sa utak. Sa utak. So hindi ko siya doktor. Neuro. Okay. Okay, if you medyo, say so. Ah? Bakit? Ayaw niyo maniwala? Hindi ko siya doktor. Ano ako sinasabi, hindi kami naniniwala. Yan. Okay, tapos makikiramay ako doon sa mga pamilyang Dominguez ng Imus. Ano nangyari? Oo, kaklase ko dyan, si V. Okay. Namatay yung kanilang na nanay, ano? Si Nanay Nene Severino. Okay. Namatay noong December, ngayon nga ang living. I see. Sa Imus, nakikiramay kami dyan sa pamilya ni V. Si V. Dominguez at okay. Ang kanyang may bahay na si Rose. Okay. Ako'y babati. Tsaka yung mga kapatid nila, si Bobby, si Tina, si Annie, si Ray, Rafi, Ruben, and Ricky. Okay. Nakikiramay po kami sa inyo. Yung mother-in-law ng kuya ko din na namatay. Mami ni Jack De Toro. So, nakikiramay po kami. Okay. Ako naman, babatiin ko ng mula sa pakikiramay sa birthday uli. Si Uncle Boy at Hermanos. Happy birthday. Halos magkasing edad kami niyan eh. Uncle yan ang aking butihing may bahay, ni Maggie. At down the line naman, bata si Igo, ang aking apo. Si Igo, ano ba apelido ni Igo? Diyos ko. Basta si Igo. Senior ka na rin. Senior moments ka na rin. Ano ba lang yung nangyari sa akin? Basta Igo, kasama ko yun noong Saturday. Bagay kami senior na eh. Ito si Trixie, wala pa to. Malayo pa. Igo ko, Igo, Inko ko nga pala. Oh, wala. Maligayang bati, Igo. Wala pa ka senior-senior to eh. Biglang ganyan nangyayari yan eh. Blanco ka oh. Yung ako. Senior moment nga ang tawag. Ang mga politiko hindi nangyayari. Pag nablanco, magkakamay na lang yan. Ha? Nangyayari yan sa cabinet, nagsi-senior moment. O yun, paano kung sabay-sabay sila nag-senior moment? Grabe kayo. Lahat sila nakatakas. Hindi naman natin pwede sabihin mga spring chicken yung ating cabinet members. Well, nangunguna dyan si ano. Pero JP. JP siya pa. Ang issue ng... wala raw. Sovereign Wealth Fund, hindi senior moment yan. Aggressive. Hindi. Investment ng pag-iisip dyan. Well,
Maraming open to debate na ngayon ho ito, no? SWF. May panukala, House Bill 6398. Yes. Mm-hmm. Ang pagbuo po ng sovereign wealth fund, mm-hmm. kung tawagin yan. Sovereign, ibig sabihin, ang estado. It's the okay. the country, yeah. Ang the bansa po ang may-ari niyan. Wealth background fund. Nga dyan, ano ba ibig sabihin well, ng sovereign wealth, wealth fund? Wealth fund, nagsimula yan actually, matagal na. Mm-hmm. Ang pagkakaalam ko dyan, nagsimula yan sa Texas dahil marami silang oil. Okay. Mm. Nung kasalukuyang turn of the century. Okay. 20th century, so 1900s. Daming pondo ng state of Texas. Mm-hmm. Baka ako sa lang mapunta yun. Okay. Okay? Dahil yung kanilang oil revenues, mm-hmm. ang laki ng tax take ng royalty. Okay. Ang style kasi dyan sa natural resources, mm-hmm. hindi lang magbabayad ng tax eh. Mm-hmm. Doon sa nakuha mong resources, oil, mm-hmm. may share doon ang estado. Okay, ang government. Yes. Actually, mas malaki. Okay. Yung pera na yun, kung gagastusin mo na lang, operating or mm-hmm. what, hindi eh. Yeah. Diba, yung resources na yun, natural resources mm-hmm. na yun, sa lahat ng tao yan. Mm-hmm. Okay. Present and future. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh kung gagastusin mo na agad ngayon yan, ano mangyayari sa future? Mm-hmm. Okay. Diba? So nag-create sila ng fund. Naisip yung, nila yun. Yung fund na yung ginamit noon, ayon sa kwento, sa Texas, ginamit sa education. Oh. Yan. Good one. Okay. Ganon. Mm. Ngayon, later on po, nauso na ang state, lalo na dyan sa Middle East. Mm-hmm. Kuwait, mga ganyan. Dahil, may sovereign fund sila. Dahil sobra-sobra pera. Surplus mm-hmm. o tawag na pera. Malaysia. Ayun, problema nga. Ngayon, napo-point out yung Malaysia sabagay. Dahil... Dahil, ano nangyari din sa nangyari Malaysia? Sa Malaysia? Ganun, may surplus funds din sila. May oil sila. May oil. Langis. Alam mo, yung nangyari sa Malaysia, dalawa yung fund na yan. Yung mm-hmm. Kazana. Mm-hmm. Kazana National Fund. Okay. Yun yung matino. Alright. Yung sinasite nila, yung sinasabi nila Senator Marcos mm-hmm. na nakakatakot mangyari. Uh-huh. Yan yung panahon ni Razak. Mm. Si yung kanilang Prime Minister. Na sumikat, nagtayo sila ng bago. Uh-huh. Ang balita dyan, hindi nila kayang i-raid yung Kazana. Mm. Okay. So nagtayo silang bago. Tapos yun naging doon, or medyo related sa kanya. Uh-huh. Yung naging ninong. Uh-huh. Parang manugang or something, o uh-huh. pamangkin, o gano'n. Okay. Okay. Sounds familiar. Yung nag-i-invest, yung may brainchild niya, uh-huh. Naging kaibigan niya yun. Uh-huh. Nagkanda kaso-kaso yan, uh-huh. pare. Eh kasi medyo mukhang utu-utu yung yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Pag medyo utu-utu, mabola-bola ng konti, mag-blow-blow out. Nako. Mga ganong klase, lavish lifestyle. Nako. Marangya. Ganyan, nangyaya. Magkano nawala dun? Bilyonan yun. Billion dollars. Nag-issue kasi ng bonds. Oh. Yung bonds na inilabas, hindi naman napunta doon sa fund. Saan napunta? Who knows? Ayun. Ganon ang nangyari. Ayun. Ngayon, bukod po dyan sa oil, mm-hmm. oil and gas, yan yung mga nations na marami sovereign mm-hmm. fund. Mm-hmm. Yung mga malalaki ang reserves. Pero teka muna, babalik lang ako sa Malaysia. Ang pagkaalam ko yung rule of law nila works. Nakulong ang Prime Minister at pati asawa niya. Pero hindi dyan sa fund. Ah, hindi dahil sa fund. Ibang kasi. Pero mm-hmm. nadali siya. Pero nadali yung fund na yun. Doon siya na-expose lahat. Okay, sige. Okay. Balik sa kwento. Okay. Well, anyway, other countries. Bukod sa oil, mm-hmm. halimbawa ang Chile, malaki ang kanilang copper mm-hmm. okay. production. Oh. So yung kinikita sa copper, masasayang lang yan eh. Di ba? Oh. Gagawin mo ano? Ayuda. Gagawin mong ubos ka ganyan sa ayuda. Surplus sila, so lalagay nila sa fund.
Ayan. Or yung marake ang international reserves like China. Okay. Sobrang Korea. Sobrang galing mag-export. Ang dami nilang international reserves. So gagawa ka ng fund. Para magamit mo yung international reserve. Okay. Ayan, kumita. Okay. Ma-preserve mo yung value, kikita pa yan, mai-invest and everything. Mm-hmm. So merong klaseng commodity or non-commodity. Ang common denominator dito, meron kang sobrang pera. Surplus ka, whether oil that or you don't know what minerals to do with. Kumbale, money is flowing out of your ears. Nagkaganon ba tayo? And you don't know what to do with it. Ko lang naman, okay. Gawa ka ng sobrang fund para maproteksyonan nyo. Ang key dyan, actually, is key governance. Ayun. Okay. Sabihin ng governance. Yung matino ang pagkakahawak dyan. Yan. Maasahan, mapagkatiwalaan. Yan ang background dyan. Yun. Sa Maharlika. Morning, boss. Good morning. Good morning. Good morning. Ito si Maharlika to eh. Maharlika, we're talking about trust in governance. Maharlika. Yeah. Sovereign wealth. There's a reason it's called a trust. Good morning. 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 Well, maraming analysis ngayon na meron ba tayo nung sobrang pera na gano'n. Kamukha niya mga oil producing nations. Mm-hmm. Kamukha noong bayan na matataas ang international reserve. No, it, na kailangan mo mag-create ng fund. It reminds me why people are saying the timing is bad. Kasi itong budget for 2023 is a pandemic type budget. Mm-hmm. Ang sikip. It's survival budget. There's no development. Very few projects. Except of course para dun sa mga obligated na dati. Under build. And so on. Yung mga plano na or naumpisahan na ng mga projects. Tuloy-tuloy pa rin yun. But there are very, very few new projects. Mm-hmm. Talagang ano. That if you will notice dun sa budget hearings. Talagang survival lang. Ang main intent ng National Expenditure Fund. Aha. So yung concern na sinabi rito, iba-iba eh. Mm-hmm. Yung kay Governor Medalla ng BSP, mm-hmm, ang sinabi niya, kapag ilalagay natin yung ating international reserve diyan sa sovereign fund na yan. Yan ang GIR, Gross International Reserve. So, sa ngayon nga, ano pa rin eh. Ano yung pambayad ng utang? Di ba yun? Hindi. Tsaka pag stabilize ng economy. Ng dollar rate, yeah, you need the international reserve. Mm-hmm. Kasi yan ang pinambabayad mo. Sa mm-hmm ngayon po, ang laki na nang ibinagsak ng international reserve. Mm-hmm. Okay. Dahil nga, ang laki ng ating trade deficit. Uh-huh. Okay. At sinasabi niya, kailangan natin yung reserve na yan sa pambalansi ng sistema. Tapos ilalagay mo sa fund na hindi naman ganun kadaling i-withdraw. Okay. Ang illiquid kasi kasama yan doon sa ilalagay daw. So, isa yun sa objection niya. Okay. At saka pangalawa, yung governance nga. Okay. Yung issue. Kasi kung mapapansin nyo, wala namang fund dito sa atin na naging successful. Pag-ibig, ni Ray dyan. No, but it's Pag-ibig now, fund. It's quite successful ngayon, okay now. Ngayon okay na siya. Yung siya sinasabi ni Philip, the lessons that we have to get used to is the lesson of Singapore, because Sematek, they have two uses for their reserves. If they believe that an expulsion of that particular reserve is enough for them to carry on their requirements as far as balancing or working out their monetary policy is concerned, mm-hmm, then that can be part of it. The reserve, of that reserve, meaning the additional things that can be done, then you can put it in some activity na pwedeng magkaroon ng mas aggressive na policy so that you can actually gain from international developments. Yun ang sinasabi lang naman dyan sa Temasek. Because in Singapore, they have two kinds of for their reserves. Mm-hmm. One for monetary policy, the other one for investment purposes. Pero ang laki ng reserves ng Singapore. Yes. Almost 300 billion. Well, trading hub sila. Tayo 90 billion. Because it is a trading hub. Trading hub. Okay. Ngayon, 90. At saka maraming foreign institutions doon, mm-hmm, na nakapark yung pera doon. Kaya mataas ang reserves nila. Ngayon, yan. Kaya nga, that is a decision that has to be made by the Monetary Board. Do we have enough
in order to stabilize our monetary system. Or, hindi muna yan para huwag natin gagalawin yan. That is an issue. Ngayon, number two, yung tungkol na sinasabi nila na pagkukuha dyan sa SSS, GSIS, that is a no-no. Yes. SSS, GSIS, no. DBP and Land Bank. You cannot do that. By the way, you should not be doing that at all. Ngayon, yung pagkukunan nila ng sovereign wealth fund, there are a lot of other funds, that uses that you can use. Number one, bakit hindi natin ginamit yung malampaya? Oh, bakit may pagbibili yan? Bakit may bibigay sa mga ano yan? You can use the proceeds from that hanggang malampaya. Hanggang ngayon, hindi nga natin alam kung nasaan yung malampaya. Number two, yung tungkol... Nasaan yung malampaya? Kasi may share dyan ang Palawan. Yes. Number two, nasaan yung ano, yung tungkol dun sa coconut levy funds? Where are these funds right now? Coconut levy. Number three, yan ang dapat na tinitignan. Number three, nasaan yung mga proceeds coming from the sales of an or leases of the baselands? Where are these funds? Yeah, they're saying that it is being dedicated to the modernization fund. Let us see. Nasaan yung mga pondo na yan? Are you sure that it is there? Wala. Ang ginamit kasi ng mga yan, ginamit nila itong mga ito para pang-balance ng budget over the years. Yes. Yan ang problema dyan eh. Yes. Ngayon, if you want to dedicate these things, dedicate mo somewhere para mag-aibid mo in the, yung mga projects that you believe are necessary for growth and development. Yeah. Hindi nga projects based to eh. Mm-hmm. Itong sovereign wealth fund. Yeah. Hindi, invest abroad. Diba? Yes. No. Invest abroad. It's it can also be foreign. For projects. Investments, yan? As long as kumikita dapat. Ang reasoning na sinabi ni Benjok, no? Itong halimbawa, itong SSS and GSIS, ang kanilang investment choices eh very limited. Mm-hmm. So, kaya magki-create ng sovereign fund para lumawak yung investment choices like investing in bonds, foreign bonds, mm-hmm. foreign issued bonds. Ganun. Okay. So, kasama yun sa kanilang i-issue. Yung sinasabi po ni Jonathan, masama ang track record natin mm-hmm. when it comes to funds na special funds, RSBS. RSBS, yung sinasabi niya, yung sa basis, conversion, yung sa malampaya, special fund dyan eh. Asan yung accounting niya? Ano ba nangyari dyan? Special fund like pag-ibig, like PhilHealth. Bakit nga ba hindi na bantayan yung mga yan? Yung ayuda na lang. Ayuda na lang. Ang laki niyan. Hindi maganda track record natin sa special fund. Ngayon? Yun nga din sa budget. Hindi maganda track record natin. May PDAF. May DAP. May, di ba? Let us just talk about, kasi yun ang palaging nagagamit. We actually got loans for the COVID resilience fund. Yes, tama yun. We have to get it. Ayaw nga magpa-audit daw ng ngayon, Department of Health. Nasan yung mga ayuda na yun na sinasabi natin, pinambili natin kung saan-saan, etc. Yan ang dapat na tignan natin. Mm-hmm. Pati yung mga utang ng mga malalaking mga korporasyon dyan sa mga government banks, nasan yun? Mm-hmm. Dapat yung mga yun, kinukumpiska na nga sila eh. Mm-hmm. Kung hindi sila nakabayad, bakit hindi mo kunin? Bakit yung mga maliliit na mga magsasaka pag hindi nakabayad over a period of 2-3 years? Mabilis na. Hindi sila naka-Amerikana. Isa yun. Hindi sila naka-Amerikana. Pero yun ang ibig sabihin ko. Huwag ninyo i-re-raid yung SSS. IS, because these are not meant for that purpose. These are not bonanza. At saka yung sinasabi ni Secretary Jokno, they can always tweak the menu of investments of these funds if they want to. Do not create another fund. Kasi kagaya niyan. Bakit noon nakapag... Bigay mo sa DBP. Hindi lang. I-invest ng DBP sa foreign bonds. Capable ng DBP. Nagkaroon nga ng workout dyan. What are you talking about? There was a Macquarie fund. Bumili nga sila ng costa, etc. Matanong nga kita, sino ba yung Macquarie fund? What are they talking about? Sino ba yung Macquarie fund? That was a fund that was set up during the time of Pinoy. Okay.
Okay. Sino yung mga nandun? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Ngayon. Talaga? That was funded by GSIS, basically. Magandang naging track record niya. As a matter of fact, hawak nga nila yung mga magagandang ano dati. Kaya alam, pinagbili nila. It was a fire sale. Hindi, si Procopio na yung nagbenta. Precisely. Yan ang sinasabi ko. So, yan ang sinasabi ko. Bakit binenta? Bakit mo binenta yan? Kumikita na pala yan. Kailangan kumita yung bumili. Yun na nga yun. Yan yun. So, masama talaga ang track record natin when it comes to these special funds. Isang objection yan. Pero ano masasabi mo sa objection ni former senior Associate Justice Antonio Carpio, unconstitutional daw na gamitin ang pera ng SSS tsaka GSIS kasi daw hindi gobyerno yan. Maybe it's illegal, pero wala pa akong nakikita pa sa constitution. Illegal. Sabi niya. Yan ang sabi niya. Posibleng illegal. Bakit hindi pwedeng i-invest? Talaga nag-i-invest yung... Hindi ko maintindihan yung argument niya. Talaga nag-i-invest po yung SSS and GSIS. Kasi ang question niya is investment. Hindi naman pwede natutulog lang yung pera sa kanila. Talaga i-invest nila yan. So parang ganito been, lang, yung pera nila, there's a fund, i-invest mo sa fund. Mas madali kasi kung inanan niya, ang kinwestiyon niya is the efficiency. Yes. Kasi, nag-i-invest naman ng GSIS. Ang mangyayari dito, based on the bill, yung GSIS fund, ibibigay dun sa ibang body, which is the Maharlika Fund, para sila yung mag-i-invest. That creates another layer. Ayun. Tapos, yung kikita, may kaltas pa yun. Meron naman ibang layer talaga SSS. It cannot directly invest. Hmm. Kaya yan, ilalagay nila, halimbawa BPI, ilalagay nila sa DBP. May reach sila dyan eh. Ilalagay nila ganun. At dyan, magkakaroon na ng under the table. There is a menu. There is a menu. Yes. At saka financial institutions, like banks. X percentage of that is an very, very safe investment. Yes, ng mga yung mga guaranteed government bonds, blue etc., chips, etc. and all that. X percentage can be used for this purpose, ganun-ganun. Actually, pwedeng gamitin yun for that sovereign wealth fund if they want to. Mm-hmm. Yung X percentage, meaning siguro 20% of your investable funds. I think ang standard ganito, ganyan, is something etc. like 10 to 15. Ngayon, so, hindi, kasi parang Jonat, kaya ko na itanong lang yun. Ang laging kinukot ng mga anti-BBM ay si Tony Carpio. As if, yun yung pinakamagandang argument. Actually, ang daming ibang arguments. But, kaya may nagko-comment dito, ang gusto daw nilang marinig, yung opinion ng magaling na ekonomista na si Lenlen. Ganon. Ikaw na naman, tumawa ka na naman, attorney. Wala ka. Maganda suko. Pahamak na naman. Homo, maganda nga. Ganyan ka na tumawa. Homo, ganyan na. Yung mga pahamak tawa eh. Magaling na ekonomista raw yan. Gusto nila marinig. Nga naman. Bakit si Carpio lang ang kinukuhot? Ito ang gusto kong tanongin if you are talking about... Bakit hindi si Aini? Bakit hindi si Philip Medalla? Ito ang gusto kong malaman dyan kay ano. Kanino? Is it true? Is it true? That the original Carpio Villarasa Cruz Law Office up to now remains one of the outside counsels of BSP. Uy, so, talaga yan? External hindi, counsel. Nag-divorce na yan eh. They remain these outside counsels. If you are good and you are telling us that it is should be too, na ganyan dapat yan, unconstitutional, did you ever advise the BSP at that time or during the time, kayo pa rin yun, na ito dapat ang inyong pagpupuntahan ng mga investments niyo? Because the BSP is investing, ha? It's not as if it's not investing. Meron ba special fund ng Bataan Nuclear Plant? Yan nga gusto ko eh. The special fund of the Bataan Nuclear Plant. At sino may hawak nun? Is in Baton Rouge. Baton Rouge. Very special. Very special yun. Tatlong patagang bahay lang yun. Oh my God. Yung mga ganun, wag yun ang pupunahin. Kayo talaga. Was that an investment?
by the Bataan Nuclear Power Plant. Sovereign fund. Gusto natin malaman niya. Mahirap pong pasukin yan. Actually, huwag kayong masyado nagsasalita tungkol sa mga ganyan, lalo na pag alam naman ng maraming tao na kayo kasama doon. Huwag ganyan. Pero ito iniisip ko. May surplus fund tayo eh. Pero wala sa hindi kamay ng gobyerno. But nasaan siya? Ang malaki pong surplus fund natin nandun sa Switzerland. Yung mayayaman pong Pilipino, billion, daang billion. Ang nilalagay na dollars ang nakalagay sa Switzerland. At yan, taon-taon may report yan. Taon-taon makikita mo, tumataas pa. Yun ang surplus fund ng Philippines. Hawak ng private sector. At nandoon sa Switzerland. Ang dapat natin pag-isipan, isang fund na paano natin kunin yun, maibalik natin dito at dito i-invest. Ito yung mga kinita ng private sector dito at inilabas. Yung reverse na imbudo eh. Kasi masa, di ba, papaakyat ang wealth, maakyat sa only a few. Yung only a few na yun, yung reverse na imbudo, inilalabas nila yung kanilang pera. Every year, may report dyan kung magkano ang investment ng mayayamang Pilipino na nakatago sa Swiss Bank. Meron na yun ang ating surplus fund. Meron na pwede silang, natin gamitin. Meron na ho. Meron? Meron investments. Saan? The highest building in Madrid. Number one. Meron two distilleries. Ayan. Distilleries. Meron na. Surplus fund. Distilleria. These are surplus funds. Pedro Domic. Pedro Domic. The biggest. Oh, merong mall. Merong mall sa Singapore. Ayan. Merong hotel sa Berlin. Ayan. Mga ganon. Oo. Meron din namang ano. Meron din namang mall sa Thailand. Why don't you talk with the military, you know? Military in Thailand. Junta. Oh my God. Even in India. Speaking of military. So tingnan natin lahat ito. Huwag yung ang surplus fund financial natin. Financial adventurism at sa totoo lang pare, ang surplus fund natin, hawak ng private sector, meron na yan. Eh pero baka kailangan na mas nating imaginative, creative investment bankers na makagawa ng fund at yun ang itap. Kesa itong mga nandito na meron ng ginagamitan. In other words, itong SSS, GSIS, Land Bank, DBP, naka-invest na yung pera niyan. Ang gusto nito Maharlika Sovereign Fund, kunin pa yung investment na yon at ilagay sa Maharlika Fund. So parang in other words, yung kung saan nakalagay yung pera nito mga financial institutions ito, parang may massive run. Kukunin nila yan eh. Hindi naman po nakabaul yan eh. Na nakatago lang sa work. Naka-invest na yan. Naka-invest na yan. So kukunin mo ngayon. Bulutin mo, parang ganun. Sakit ng ulo naman. Fund manager. Kung kanino man nakalagay yun. Yeah, parang kang nabawasan na ilang ano. Parang nag-bankrun. Ano? Ang maganda, kunin mo yung pera ng mga Pilipino na doon sa Swiss banks. Lifestyle. Kusan man sa Liechtenstein, sa Luxembourg, mga ganung klase. Sa Netherlands, Antilles ba yun? Sa Hungary, mga ganun. Hindi yun ang kunin mo. Yung mga pondo ng ABS, mga ganun. Wala lang yan. Na itinakas. Lahat ng high net worth individual. Pwede mo lang kausapin yung mga yan. May kaibigan ako, yun ang trabaho niya. Dinala siya sa Hong Kong. Yes. At ang trabaho niya, kumbinsihin yung mga high net worth dito na maglagay ng pera doon sa financial institution. Actually, kaya ginawa niya kaya po yung Hong Kong. Balik-balik siya dito. Paano yan ang pe-persuade? Ikaw naman. Ikaw naman, pare. That's what madami yan. Madami that's what an investment banker. Pogi ito eh, pogi. That's what an investment banker is all about. Diba? Being persuasive. Packages. Tsaka kung influential ang apelyido mo. Influential. Marami nga mga kung hindi Banal o Laksamana o Cruz o De La Cruz ang iyong apelyido. Maraming mga high with the sound of money. Maraming ang mga high net worth na nasira sila dahil yung mga kamag-anak nila nag-invest para sa kanila. Ay, nako, totoo yan. Magbabalik ang karambola. Diba, panakulong po. Oras natin, 8:33 na umaga.
balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angela. Oh, 20 days na lang ah. Yes. 20 days na lang ah. Pasko na. 19 days na lang ha, birthday na. Oh. Wala ba tayong second Christmas? Meron. Winner. Wala si Boss John natin. Pagdating ng pamakin ko galing sa Australia, may daladalang wagyu yun. Ayun. Sigurado yun. Parang winner, magbilang ka na ha, yung bibigay sa amin. Handa. Yung aking wag mo na ibalot, parang winner. Ako kailangan kasi kesong puti yun. Kailangan nakabalot. Sa ano? Sa daon ng saging. Daon ng saging. Pamatuyo eh. Diyan sa sovereign wealth fund. Okay. Ang nanginginig ngayon, yung mga may hawak ng mga pondo. Ng mga, kasi nandoon naman sila eh. It's being invested eh. Somewhere. Either through the banks or through some fund. Meron naman or binili something. Yan eh. Kawawa yung mga yan ngayon. Sila ngayon. Hindi ako naawa. Nauso kasi itong wealth fund. To the point na meron na organization. Of wealth funds. May organization na sila at meron na sila mga protocol, mga rules, may mga ganyan yan. So, meron pong tali ang mga malalaking fund. Kung gaano kalalaki, ang pinakamalaki yung France. Mm-hmm. Okay. $1.5 trillion. Mm-hmm. Ayan. Mm. Okay. Fund ng non-commodity po yan. Surplus yan. Ang China, yes, malaki din. Malaki 1.2 trillion. Yes, yes. Mm-hmm. Yung isa lang yun, ha? Mm. Pero maraming wealth funds ang China. Kung tutusin, pag samasamahin mo yun, ang pinakamalaking wealth fund sila, eh China. China. Mm. Kasi napakataas po ng reserve nito. Yes. International reserve. Mm-hmm. At tapos, nandiyan dyan yung mga oil countries. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay? Ang isa pang ano dyan, yung Chile, na napakalaki ng kanilang income sa copper. Mm-hmm. So ang kanilang mga funds, copper, yung kinikita sa copper. Mm-hmm. Commodity. Mm-hmm. Yung iba, oil na, like Malampaya, meron tayo. Philippines, Malampaya fund. Mm-hmm. Yan. Mm-hmm. 4.2 billion US dollars oil and gas. Mm. Meron na pala tayo Malampaya fund. Ay, nasan yun? Aba, may fund na nga, gusto mo pa. Malaman mo kung saan nasa. It's being invested. Meron tayo. Oil and gas, Malampaya fund. Mm-hmm. Ang ano po niya, original na idea sa Malampaya fund, gagamitin yan for to power, develop energy. Yes, power development program. Sa ngayon po, ang problema natin, kapos tayo ng energy. Nga malaking problema power natin eh. Next year, sabi nila magkaka-brown out na. Wala na yan. Tapos may kahati doon, ang Palawan. Mm-hmm. Yung Palawan, matagal ng issue yan, hindi pa nila nakukuha. Mm-hmm. Yung kanilang bahagi niyang Malampaya fund. Mm-hmm. Okay? Malaking political ano yan. Nagkakapatayan na dyan. Yung Malampaya fund. Mm-hmm. Meron pa tayong investable funds na source pare. Mm-hmm. Ano yun? Remittances ng mga OFW natin. Hindi. Part of international reserve yan. Part of the international reserve. Kasi nasabi ni Jok, no, hindi po pwede itali yan sa isang fund kasi ginagamit ng central bank yan. To stabilize. Yung dollar. And things, you know, foreign balance of payment, mga ganyan. So, wala, hirap. Hindi pwedeng gawin. So, marami yan, pagkukunan. Apples and oranges pala yung pag-compare. So pag sinabi nilang yung ibang bansa, meron din ganito, it's because they have surplus. They have surplus. The key element here is surplus. Meron silang surplus. Ibig sabihin ng surplus, sobra-sobra yung pera nila. Mm-hmm. Sabi ko nga, money coming out of their ears. Mm-hmm. Di na nila alam kung anong gagawin. Mm-hmm. Or money that is not yet dedicated to something. Kagaya niyan. Nawawala nga yung mga yun. Kagaya niyan, yung
the mere fact na na minerals na ang Land Bank at saka UCPB yan, na wala yung mga diyan. Fondo diyan. Oh, ay talaga. Oh, yes. May naligaw. Definite, naligaw yun. At China kasi ang ginagawa nila, bonds lang. Bumibili sila na ang US bonds. Yun ang ginagawa ng mga sovereign fund nila, dali-dali. Pero lately daw po, nauuso yung mga sovereign funds na yan, investing in real estate. A lot of those. And may mga criticism dyan. Dahil alam nyo naman ang real estate. Akyat baba yan. No? Direct investments in real estate umaabot na sa $50 billion in 2014. Yan po yung ayon sa Sovereign Wealth Fund Association. May association sila eh. Yung Singapore nga eh, they're invest. Bakit yung mga Singapore Wealth Fund, for example, is investing in a lot of Philippine operations? Kasi they are making money out of, kagaya niyan. The Temasek is invested in Globe. Singtel yan. Temasek. They are making a lot of money. Sila na nga. Making a killing. Sila yung Gcash eh. Tinalagyan ng mga... So, tignan natin lahat yun. Alam mo, isang example ng fund, pero stabilization fund. Mm-hmm. Yung oil price stabilization fund. Mistisong sovereign fund. Yes, dyan. Yes. Mistisong sovereign wealth fund. Ang purpose nun is to stabilize prices. Prices sa oil. Ganyan, no? Itong Maharlika, well... Ano ba talaga ang purpose niya? Para kung malaki daw ang kitain ng SSS tsaka GSIS. So, ibig sabihin, tatanga-tanga tong GSIS. Mga investment bankers. Dapat nga conservative ang investment. Yan ang pension fund. Talaga, they said that. Dadagdagan yung ano. Para lumaki daw ang kita. Mas malaki ang... Mas malaki rin ang risk. Pag ganun, di ba? Oh, the higher the income or the earning, the higher the risk. The other fund that we have always been trying to suggest nun pa is the pilgrimage fund, because there is a pilgrimage fund in Malaysia para dun sa mga gusto, kasi every Muslim in his lifetime has to go to Mecca. So dun sa Malaysia, they have a fund called Tabung Hajj. And that Tabung can be part Hajj. Of a fund. Eh. So every Muslim, they can contribute para towards possibility of using that contribution to go to Mecca. Meron ka na yan. Malaki ang fund na yan sa Malaysia. Talaga. As a matter of fact, magkano kaya nilalagay ng bawat... It depends. Halimbawa, kung gusto mong within 5 years, you can already go there, pwede ka na. Yung namang iba, kung mas konti, after 10 years, saka mo pwede magamit yung bond. Yan, ini-invest nila yan. Interesting. Oh. Yung fund na yan, actually, they invested in the Philippines before. Yung Tabung Hajj Fund. Marami tayong palm oil ang kanilang gagawin sana diyan sa sa Singapore. Earlier on nung create yung fund, wala rin naman silang ganong kalaking surplus. Wala. Okay. Ang main idea, kasi gusto mag-position ng Singapore as an international financial center. Mm-hmm. Yes. So they need a huge fund to attract similar huge funds. Oh. Come on nila yan. Dito si come on. Meron kaming malaking pondong ganito. Pwede namin back upan yung mga business nyo rito. Yes. That was the original intention. This was in the 90s siguro. Even before. Gusto lang i-rival ang Hong Kong. Mga Temasek, gano'n ang ano niyan. Gano'n na strategy. Mm-hmm. Ang strategy ng wealth fund natin, hindi pa klaro eh. Hindi pa klaro kung para saan yung Maharlika Wealth Fund. Inaayos pa daw. Infrastructure. Nakalagay infrastructure. Infrastructure? So, kailangan po ba ng special fund for that? I do not see. Basically, ibig sabihin ng infrastructure strategy natin, puro toll?
para kumita. Pwede ibayad para kumita yung fund. Kasi BOT tayo. Hindi ba yan dapat DPWH at government budget? As a matter of fact, ang pwede bakunan, if you are talking about yung ganyan, na ano, lahat ng mga ibinibigay natin sa private sector like the concessions, yan, ibigay mo ulit. O kaya, mag-participate ang gobyerno para kumita ka. Mm-hmm. Kagaya niyan, dati, ang mayroon lang, ang mayroon lamang na ano, franchise for purposes of toll roads was the PNCC. Dati? Dati. Oh. Eh, nawala yan. PNCC, yan yung dating CDCP. CDCP. Mm-hmm. Tapos all over naging, the corporation still exists. Oh. And it's a government controlled corporation. Hindi na nila na ano yung franchise lang. So na. Isa yan. Kung sino-sino na ngayon, kasi part na yan ng BOT. Yes. Binibid out na yan mga toll. Oh. Ayun. Okay, yeah. Binibid out. Kasama doon sa bid na yun, yung franchise. Yan ang nangyari dyan. The other thing na pwedeng pagkunan ng ano, kung sana yung mga frequencies na ibinibigay natin, in-auction natin, iyon, pwedeng yeah. Lagay sa ano. Yeah, natural resource. Natural resource. Uh-huh. Yung casino operation. Yan. Oh. Sa Singapore po, mahigit $3 billion ang kinita ng Singapore government. Mm-hmm. Binid out nila just the right to operate a casino. Casino. Oh, yan. Mga ganun. In the 90s or in the 80s pa pala doon na bid out. Bakit we don't bid out the right to operate? Pinamigay lang natin yan. Pinamigay lang ba? Walang fee? Yeah, meron fee. No, zero. Ang ano lang, kasi kung meron man fee. Aha. Uh-huh. Very, very, ano yan. Kasi ang dahilan nun, eh, mag-i-invest na sila rito. Eh. So much, eh. Pero may explanation si Larry Gadon. Kung bakit palang bayad yun. Okay. Sa iba dinaan yung bayad eh. So, teka muna, inaalim eh. Parang parang kung Jonathan, inunahan ka na ng mga concessionaires, alam nila, saan? Sasabihin mo yan eh. We will continue our service improvement works to the tune of, yan, mga 2.8 billion sa Maynila, 1.5 billion ano sa Manila. Ano yung presilis nila ngayon? Wastewater, treatment yan, plants. Sino yan, tubig? So, naunahan ka na, sir. Hindi inunahan pwede ka? Galawin. Mag-i-invest sila. So kailangan nila ng problema, problema na kagad. Malaking problema. Ngayon, naunahan siya, may press release niya. Yung service contracts na ibibigay for drilling, yung mga ano, yung mga ibinibigay na ano na para sa forest management, mining rights, etc. etc. Marami rin pala, no. Yan ang pwede. Merong study raw na ginawa mga 5-6 years ago. Tukol dito sa mga sovereign wealth funds. Mm-hmm. At ang nakita ng study, kaya dumadami ang wealth funds, sovereign wealth funds, naging uso lang, FUD. FUD. Oh. Hindi naman dahil sa sobrang pera ng mga bayan, napakadami nilang pera, so kailangan nilang gamitin yun. Ano. Halimbawa, nagkaroon ng mga wealth funds sa countries like Nigeria. I was about to say Ghana. Senegal. Ayan. Nauso. Nauso. Gusto mo, kumbaga, ang Pilipinas, gusto makiuso ngayon. It becomes a fad. Meron yung Senegali. Kailangan meron tayo. Pero actually, ganun. Nigeria, they really deserve to have a wealth fund. Mm-hmm. Kasi yeah. Oil country yan. Oh, oil country yan. Pero non-commodity yung wealth fund nila, pare. Yari. Non-commodity. Oh. Paano yan? Mas malaki na dapat ang kinigil. So, ang December pala, ang gumawa ng study, Jeffrey, hirap pang, anong palyad? Chuayroth. Okay. International political foundation of sovereign wealth fund creation. Fashions and fads in finance, yung title ng kanya study. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. December 2014. So that was what? 8 years ago. Mm-hmm. Napansin na nauso. Late na tayo makiuso. Mm-hmm. Ngayon, the other thing na pwedeng pagkunan ng another source of fund aside from ano. Yung tungkol dun sa mga overflight. Wala tayong nakukuha ang fees dyan, ha? Overflight sa Irish fees natin. Ah, yung entry sa Irish fees. Nakukuha man natin yun. Sovereign asset yan. Sovereign asset yan.
Sovereign airspace. Ang daming dumadaan dito sa ating airspace. Oh. Nakukuha ba natin yun? Hindi natin nakukuha yun. Pati yung mga... doon sa ating waters, through our... Yun, yung daanan ng nuclear submarine. Kung sino-sino yung... Maski trade. Australia, dumadaan niya sa Sulusi. Yes. Philippine waters. Nakuha ba natin yan? Walang bayan, libre lang yun. Mabait ang Pilipinas eh. Mabait natin eh. Super bait tayo eh. Oo nga, no? Kailangan nilang dumaan. Walang choice eh. Ito, as early, late na to, Turkey, nakiuso 2017. Mm-hmm. Non-commodity rin to, Turkey, 2017. Bago lang yun, ha? Mm-hmm. Yung mga ano, yung mga nag-supply ng mga mineral wealth dyan sa nung Beijing Olympics. No. Kilalang kilala yun. Ang Germany, ang kanilang... Sovereign Fund, Nuclear Waste Disposable yan. Fund. Oh. Mm-hmm. 2017. Pwede rin natin gawin yan. Ano, ibabaon natin dito sa mga kuweba natin yung ano? Ano yan? Yung nuclear waste, kukunin natin. Ito nga, basura ng Canada, dinadala rito sa atin eh. Walang bayad eh. Tayo pa nagmamakaawa, kunin nyo na ulit South Korea, ganun. South Korea. Oof. Pero kalamihan ho eh, oil and gas based. At saka minerals. Minerals. Sa mga states sa US ganyan eh, mineral fund. Uh-huh. Yung mga mining states, Wyoming, Virginia. So, kikreate sila ng fund kasi masasayang lang yung kinita ng state. Mm-hmm. Pag hindi mo ginawang gano'n ng structure na may fund, na forever nandiyan yung fund na yan. Yung fund na yung ngayon yan, yan yung nagbibigay yung ngayon ng investment. Para gumanda yun. Yung oil and gas leases, yung mga drilling leases niya, Alaska, kung saan-saan. Ganyan. So sa atin, mukhang malayo pa tayo doon sa estado na yun. Bakit? Wala ba ibang paraan? Marami na tayo pinamigay kasi. Dapat naisip natin yun eh, 25 years. May mga nakaisip pa rin, sinasabi ni Paring Conrad. Nandun ba sa ano eh? Dapat Hungary, siguro. Singilin. Naisip nila yan. Di ba pwedeng singilin na natin yung mga telcos? Ang gagaling. Ayisip pa yan. Pinamigay din natin Pinamigay natin yung frequency. Yung pala, ang mamahal pala. Oh, yes. Kita mo? Yung kasi yung Liberty, yung hawak na frequency ni RSA, yun yung pinaka ano eh, valuable. Binili nila yan from Liberty. Yes. Si Moreno. Oh. At nakuha ni Moreno yan for a song. Ganun noon eh, kukunin sila Jimenez. Nakakuha yan ng mga kung ano-ano frequency for a song. Wala, hindi. Sa ibang bayan, binibid out siya. Yes. At saka billion dollars. Di pag na-bid out mo yan, yung pera na yun, gawin mo sovereign fund. Walang bayan, gawin mo sovereign fund. Yun yung casino. Yun ang gawin mo sovereign fund. Eh kasi nga, pwedeng gawin yun kung umapaw na yung tax collections. At hindi kailangan pampuno ng budget. Sa ngayon po, napakalawak ng ating budget deficit. Kaya yung pinambabayad. Pinambabalansin. Tapos, magkikreate ka pa ng, ng fund. Well, pwede kasing gawin din reason eh. Kasi nga, very limited ang ating budget. So, kailangan itong fund na to. Para matuloy yung ating mga ibang infrastructure projects. Pwede rin i-argue yun. This is what is being done. Kasi hindi makayanan ng budget. Kailangan natin to support. To me, that sounds logical. Ang problema ba? Mali yung pinagkukuhanan nyo ng pera kasi yung SSS, GSIS, DBP, Land Bank, may pinagagamitan na po yung pondo niyan eh. Yung mga pera ng Pilipina doon abroad, yung sana ma-attract natin. We need an bright minds to come up with the scheme. Para magkaroon ng, meron pa magkukulong ngayon, actually, sa totoo lang. Sino? Why don't you review all of the contracts in BGC and all the baselands? Hala, yan na po.
Lease lang naman yun eh, para John, at din yung binenta. Lease. Yes, sir. For a song. Ayun. So, dapat inventaryahin natin yung mga kanta na yun. Ayan, yung mga kanta na yan. Hindi natin alam ano pang tono niya. Halimbawa, for a song. How can you, in conscience, if you are talking about a sovereign fund, lease parts of the baselands, VGC, for 150 per square meter. Sige nga. Masya ito ka naman. 150 pesos per square meter in VGC? What? A year? A year. Mura naman. Para kaya nga. Oh, why don't you take a look at that? Mas mura pa yan sa Quezon Puti. Oo. Oo. Eh kung yan pala, why don't you just let all of the informal settlers along the railroads go to BGC? 150 per square meter lang. Ang mura. Pwede. Pwede. Diba? Swerte naman. No? Sino naman nakakakuha ng ganang klaseng lease? Kaya gusto ko makita, nasan yung mga leases? Because I know. Tapos tumitiba. Lalagyan ng hotel, malls, mahal ng parking, expensive condos, tibang-tiba yun. Tibang-tiba yun. Lagyan ng... Eh, yun sa basis yung Bilyabor. Yan nga! Yan! That's a property of the military. Dapat pag ano, isakay na natin sa EDCA pala. Gagamitin yung mga military bases natin. Another! Ayan. Libre ba yan? Lagay eh. Gawin mo sovereign fund. Makikipagsiksikan sila dyan sa loob. Masyado mautak ang mga kano, hindi magbabayad yun. Sobrang gulang niya mga yan. Ang point is to... Marami silang hawak sa atin eh. Ang problema dyan, may mga hawak sila sa atin. Parang naalala mo si Hoover. FBI. FBI. Masyado siya maraming hawak. Marami siyang hawak. Too many skeletons. Skeletons in the closet. At dyan, naka-file sa kanya. Kapag may tumitira sa kanya, pakakawalan niya ng konti. Ayan ha, tignan mo, may hawak ako. J. Edgar Hoover. ito. Siya din, may tinatago eh. So, ibig sabihin, magaling yung kanu sa ganyan. Magaling sila sa ganyan. So, paano natin sila iisahan sa EDCA? Marami bang, silang hawak sa atin. Ito bang, para maging maliwanag, get all of the top 5 na lang law firms and top 5 na auditing firms in the country. Ilistan nyo nga kung sino-sino yung mga kliyente ninyo at nasaan yung kanilang mga ano. Pera. Baka mayroon silang surplus. Inkanyuhin naman natin na pumunta para sila merong dito. Ano yan? Merong client. Lawyer-client relations. Lawyer-client. Ano yan? Hindi naman. Ano to? Tama to? Tawag dyan sa privilege information. No, hindi naman natin sila ano yan, ang sasabihin lang natin, please, makikiusap tayo eh. Request them to invest. Sabihan niyo yung mga kliyente, ibalik na yung pera. Balik na nila yung pera. Ibalik ang swerte. Ibalik naman ang swerte. I doubt if they will. Tayo mga projects dito magaganda. Di ba? Dami para. Dami na ito ang projects eh. Meanwhile, para hindi naman masyadong nakakaano. Nakaumay. congratulations sa Department of Agriculture Wide Field Inspectorate. Meron silang naharbat na smuggled onions. Uy. Dito sa NCR. Ilang tons yun? Ang dami rin. Konti lang. 105 sacks of smuggled yellow onions from Divisoria. Pero bago kayo mainis sa liit, well, i-congratulate muna natin kasi umandar sila eh. And they're doing this. Ito si James eh, wala pang ano to eh. Meron akong comment. Layog, Trixie. Meron akong comment dyan. Ang sabi ni Sinag, Prosendoso, 10% daw ng smuggle. Talaga pinahuhuli. Well then, parang ano lang may yan, quota parang, ng huhulihin ngayon. 10% so, lang. So by saying yung 90% that, po, nakakawala sa market yan. Yan ang findings ng Sinag. Kaya pag may nababalitaan tayong nahuli, kasama yan doon sa 10%. Kumbaga yan, pag mag-iinuman tayo, alam nyo yun, for the devil. Ang problema ko with being cynical like that is that they will just not do anything. Correct. Pagka meron silang ganito yun eh. The public agitates for action and then merong action, magagalit pa rin.
So what is the point? What are we going to do? How do you support your government? Nakihan mo naman 105 sacks. Sasabihin niyo, press release yan. Sabihin natin kalahati. Sabihin natin kalahati. Wag naman. Hindi, sa akin kasi, before we become cynical, tingnan muna natin. Ilan yung hinuhuli nila, ilan yung ano, and what they have to go through. Halimbawa, may insider information ako dito na hindi ko pa pwedeng ilabas eh. Pero ang point dito is, if you actually go out and catch somebody in some agencies, ikaw pa papagalitan. Mm-hmm. So, I think we need to take a moment to appreciate the people who actually do their jobs bago nyo hirita na press release lang yan. Bakit? Ano ba talaga gusto ninyo, ha? Gusto ninyo hinuhuli. Pag hinuli, anong gagawin ninyo? Press release lang yan. Amoy press release yan. What are we going to do? Bigyan mo ng kape siya. Ubus na. Masama. Oh yan, gagawin ng kape. Dalawa pa lang ang ininom ko ngayon, mainit ulo. Ubus na kape. Oy! Kawawa nga dyan si na James eh. Oo. They have to work. They have to have their own database. Wala silang Wala silang maasahan sa mga bureau. Sa mga bureaus, wala. Patay. Kawawa sila dyan. They have to develop their own database. O ngayon, dapat daw no Friday may inspection na nung nasa cold storage ilang inventaryo. Yan, the word I was looking for. Yung inventaryo na sibuyas na nasa cold storage, dapat nung Biyernes alam na raw. Hindi naman lumabas. Para malaman kung talaga bang justified yung 300 pesos per kilo na presyo na sibuyas. Wala silang ready na data. Isa pa yan, kung diba? Ano yung kailangan nila mag-inventaryo pa. Nakakapagtaka yun. Dapat alam mo kung kawawa at any one time. Kawawa nga dyan sinano. Asek James Layug kasi siya yung enforcement and regulation eh. He has to develop his own database. Kasi hinihiritan siya ng mga bureau. Hindi binibigay o kaya mali-mali binibigay. Yung mga ganong klase. Grabe. So, pagka gumalaw, pagbabalik ang karambola, ang oras natin 9:02 ng mag. Karambola! Sa DWIZ.